Hi guys, kamusta kayo? I'm Rose Quintanal and welcome back to my YouTube channel. Today's vlog guys ay isi-share ko lang naman sa inyo guys kasi maraming nagtatanong sa akin kung paano daw ba ako nagpapadala ng pera galing dito sa Taiwan papuntang Pilipinas o Philippines papuntang Philippines. So kaya ngayon guys ay isi-share ko sa inyo kung paano ba ako nagpapadala ng pera from Taiwan to Philippines. So bago yun guys, bago natin i-start ang share ko sa inyo kung paano ako nagpapadala. Eh, kung bago ka palang nanonood dito sa aking YouTube channel, ay huwag mo na kalimutang ipindutin yung subscribe at i-hit ang bell button para lagi kang update sa mga gagawin kong video. So, ayan nga guys, i-start na natin yung vlog ngayon kung saan ay i-share ko sa inyo kung paano ako nagpapadala ng pera from dito sa Taiwan hanggang doon sa Pilipinas. So, ang gamit ko guys, ang gamit ko guys ay isang application, ang PhilMoney Remittance. Yan, ito po yung logo niya. So ayan, kaya napili ko to guys kasi bukod sa napakamura lang ng service fee niya, eh ang taas pa ng rate guys. Kaya ngayon guys ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng application na ito at kung paano magpadala at kung ano ang pwede nating makita sa application na ito. So, yung link po para makapag-download kayo ay ilalagay ko na lang din po dyan sa description para isang pindot nyo lang ay diretso na agad kayo doon sa website nila para makapag-download na agad kayo. So, let's get started guys! So, ayun guys. So, ngayon, i-start na natin. I-share ko sa inyo kung paano mag-download at kung paano magpadala sa PhilMoney using application. Using PhilMoney app. So, ayan guys, tinignan na lang itong gagawin kong screenshot para masundan nyo po. So, ayan guys, kung wala pa po kayong application ng PhilMoney, ay punta po muna kayo dito sa Play Store. Ayan, i-type nyo lang po ay PhilMoney. Yan, ito, PhilMoney Remittance. Yan, itong PhilMoney Remittance. Click nyo lang po yan. So, ito na po yun guys, ang lalabas. Yan, ito po yung logo nila. Yan, itong PhilMoney. So, kung bago pa lang po kayong magda-download nito guys, is magre-register po muna kayo dito. So, ang kailangan lang dyan po guys, yung requirements lang dyan ay is ang inyong ARC. Then, kailangan din po ng inyong CP number dito sa Taiwan. So, magre-register lang po kayo dyan. Lagay nyo lang yung complete name nyo. Siyempre, yung number nyo kasi sendan po kayo ng yung code nya. Then, yung ARC nyo po ay pipicture nyo po siya ng front at saka yung back. Then, magpipicture din kayo ng selfie kasama ang ERC. Then, pipicturean nyo din po yung inyong barcode ng inyong ARC. Then, ilalagay nyo din yung expired ng ARC nyo. Then, after that, guys, pag nakapag registered na kayo, is antayin nyo lang po na ma-verify kayo ng PhilMoney. So, ako kasi yun guys, nung nag-fill up ako nito ay gabi din ako nag-fill up. So, kinabukasan ay nag-notify na agad sa akin yung PhilMoney na verify na agad ako. So, ayun guys, mabalik tayo dito sa Play Store. So, ayun guys, dahil naka-install na sa akin na PhilMoney, so i-open ko na lang to. So, pag open nyo po, ito agad po ang makikita nyo. So, as of ngayon ay October 20, 2020, is makikita nyo na agad guys yung kanyang rate. Ayan guys, so ang laki, 1.705. Ang laki nya guys. Yan, kaya gusto ko talaga tong PhilMoney kasi ang laki talaga ng
rate niya. Tsaka mura lang yung service fee. So, pag-open nyo dito, guys. So, ayan. Ito yung mga makikita nyo. Yan. Ito, guys, na may sign na dollars is ito. Ito yung kung magpapadala na kayo, guys. So, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano magpadala. Papakita ko po muna sa inyo kung ano pang meron dito sa Felmani. So, back po muna tayo. So, ayun nga. Ito naman, guys, itong bell ay ito yung notification. So, kailangan nyo din, guys, minsan tingnan ito kasi dito, nagno-notification sila na nagbibigay sila ng free coupon kung saan free 99 NT yung service fee. So, kaya nagiging piso na lang yung service fee nila. So, ayan, free 99 coupon for you, ganyan. So, pwede nyo itong magamit kapag nagpadala kayo. So, next, ito din yung personal, then meron din silang announcement. So, ayan, may announcement din sila, yung gaya nito, na pwede daw kayo mag-bill ng piso lang na charge. So, gamit yung coupon na i-notify nila sa inyo. So, ayan, guys. Ang next naman natin, guys, ay itong history. So, dito nyo, guys, makikita yung pay, unpaid, tsaka yung expired. Yung expired. Itong paid, guys, ito yung mga naipadala nyo na. So, ayan. So, ayan, guys. Ito na yung mga naipadala nyo. Dito sa Felmani. Tante dito sa paid, yung mga napadala nyo na. Then, after that, guys, is ito, guys, importante din to. Bago kayo magpadala, guys, is kailangan nyo munang mag-fill up dito ng receiver nyo kung kanino nyo ipapadala. So, ito, bank to bank, meron din pick up, tsaka meron din door to door. So, dito, kapag maglalagay kayo, i-click nyo lang po itong plus sign. So, ayan, bank to bank. So, ayan, lalagyan nyo lang po siya dito ng pipil upan nyo lang po kung sino yung pangalan ng padadalan nyo. Kailangan po ay tama, correct spelling, correct number yung lalagay nyo dito para maiwasan yung pagkakamali. Ganun din po dito sa pick up. Yan, ganyan. Diyan sa pick up, kapag maglalagay kayo, yan, pick up. So, maglalagay lang din kayo ng receiver nyo. Kung sino ang receiver nyo, ilalagay nyo yung complete name niya, then yung number niya. So, kung anong pickup center, yan, ito, merong pilot center, BPI, ganyan, MLO, Palawan, meron din po dito, guys. Yun, so, meron din pong door-to-door. Meron din pong door-to-door. So, ayan. So, next na po tayo, guys. Ito, dito naman, guys, makikita nyo yung coupon nyo. Yan, ganito. Pwede nyo po itong magamit para makaless kayo sa service fee. Yan. Kaya nagiging 1 NT na lang yung service fee nya, guys. So, ayun, guys. So, ngayon, guys, ay ituturo ko na sa inyo kung paano magpadala naman dito sa Felmani. So, ayun nga, guys, diba sabi ko sa inyo, guys, maglagay muna kayo ng receiver nyo para mamaya pipindutin nyo na lang yun doon. So, ayan, ipa-plus nyo lang. Ayan yung receiver nyo. Then, punta na tayo doon sa magpapadala na kayo. Then, sa magpapadala na kayo, guys, itong mode of payment ay, ayan, meron, pwede kayo magpadala sa 7-Eleven, Family Mart, at saka High Life. So, sa akin, guys, sa experience ko, ang natay ko palang padalahan ay itong 7-Eleven, tsaka yung Family Mart. So, dito tayo sa 7-Eleven. So, ayan. Ito nga, guys, kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, bago kayo magpadala, kailangan ay mag-fill up muna kayo dun sa receiver para isang pindot nyo lang dito ay lalabas na doon yung kung sino yung padadalhan nyo. Bo, dito sa pick up, yan, ganyan. Halimbawa, ito nga kayo sa akin ay sa Metro Bank. Ito. Yan. So, ayan. Ibig sabihin, sa bangko ko yan dadating. Kasi, kung po ipapadala. Then, isi-select mo lang yung ano niya, yung purpose niya. Ayan. Ayan, pwedeng sa bills, education, home improvement. Minsan kasi sa akin ay pinipindot ko yung savings. Then, ilalagay nyo na po yung amount.
Yan yung amount kung magkano ang ipapadala nyo. So, tamang-tama ngayon guys is magpapadala ako ngayon. So, ito try ko muna yung 1,000 NT. So, ang 1,000 NT guys ay sa peso ay 1.7 na siya guys. Kasi malaki na po yung kanyang trade ngayon. So, ganyan. So, kapag wala kang coupon guys, is 100 yung bayad niya. So, dahil may coupon ako guys, pipindutin ko lang to. So, ipipindut ko lang tong coupon, tong 9 na to. So, ayan guys, na-less na siya. Ayan o, may less 99 na. So, naging piso na lang yung aking service fee. So, diba? Mura. So, isasubmit ko lang to siya, guys. So, dito, guys, makikita nyo na agad kung magkano yung babayaran nyo. So, di ba, 1,000 NT yung ipapadala ko. Then, yung service niya, piso na, service fee niya, piso na lang. So, ayan, isasubmit ko lang siya. So, ayan, guys, bago nyo isubmit ito, ay kailangan i-check nyo muna kung tama ba yung padadalhan nyo. Check nyo yung name, yan. Ganyan. Then, isasubmit nyo. Then, pagkatapos ng submit nyo guys is pipirma kayo dito. So, ayan. Pipirma po kayo dito. Ayan, pipirma ko. Ayan. Pipirma kayo dyan guys. Then, i-check nyo lang to. Check. So, ito na siya guys. May lalabas na siyang QR. Ayan. So, ngayon naman guys, ito na siya guys, yan, QR, lalabas na. So, dito naman guys, is pupunta tayo sa 7-Eleven. Kasi, sa 7-Eleven ay iaano natin to sa ibon ng 7-Eleven. So, let's go guys. Punta tayo ng 7-Eleven. So, ayan na guys, i-scan na natin siya sa ibon ng 7-Eleven. So, ayan, ganito guys, ang pag-i-scan itong QR dito sa 7-Eleven. So, pindutin nyo lang itong may barcode. Ayan. Then, itong may barcode ulit. Ayan. Itong may barcode ulit. Then, itong nasa baba. Ayan. So, kailangan nang i-scan. So, ito yun guys. Ilalagay mo siya dito sa baba. So, so, ito ulit, guys. Then, check mo lang to. And then, pindot na tong red na ulit na to. So, ayan na, guys. Magpiprint na siya. So, ayan. So, itong print na to guys. Ito yung ipapakita mo sa cashier ng 7-Eleven. Guys, ang lalabas na barcode. So, ito na yung ipapakita nyo sa cashier ng 7-Eleven. So, let's go. Punta na tayo sa cashier ng 7-Eleven. So, ayan guys, nabayaran na natin sa 7-Eleven. Maganda nito guys, pag nakabayad na kayo sa 7-Eleven is may mag-notification agad sa inyo na nagbayad na agad kayo. So, ayan siya guys. Ayan, payment received, 7-Eleven store, payment received, NTD. So, ayan, 1,001.